Advantage ba ang magtrabaho ka at the same time magnegosyo or mag-focus ka na lang sa negosyo mo? Good morning mga kasari, good morning mga ka-guys. Ito na naman si Kuya AJ ninyo and magse-share ako guys ng mga kunting yaw-yaw. Ito is bibigyan natin ng tugon ang katanungan ng ating kaibigang si Boy Madiskarte Vlog, isang taga Davao City, kasari din and at the same time meron siyang channel. Ayan, so kung gusto nyo guys, pwede siyang puntahan, napaka-organic ni Boy Madiskarte Vlog. Sir, matagal na po itong question mo and na-screenshot ko ito and ngayon ko lang mabigyang tugon ang iyong katanungan. May katanungan kasi guys, si Boy Madiskarte Vlog. Meron siyang tanong, insert ko dito yung kanyang tanong. Sir AJ, may tanong ako, mas advantage ba na magtrabaho ako at magnegosyo? Or alin daw ba ang mas advantage? Yung may trabaho siya at the same time magnegosyo. Yes, relate na relate ako sa ano mo sir, sa question mo. Kasi dati din akong empleyado. Kung nasundan ninyo ang mga vlog ni Kuya AJ, nagsishare ako na 10 years po akong empleyado. And habang empleyado ako guys, Mrs. Esmero na po, si Mami Ia Esmero na pong tindahan dito. And bago ako nag-resign, and bago ako nag-early retire pala, is naka 9 years na rin yung tindahan namin. Pero grabe ang struggle guys, hindi po madali, hindi po agad-agad, ura-urada na nag-decision ako na mag-early retire. Dahil nung ano pa ako guys, nung nagtrabaho pa ako, is naranasan ko rin. I'm sure na relate ka rin nito sir, kasi nagtrabaho ka and until now is meron ka pa rin trabaho. I'm sure na relate ka nito dahil bago ako uuwi dito sa bahay namin is may bit-bit akong mga paninda, wala akong pakialam kung anong sabihin or ano kung makita ako ng mga kasamahan ko, and wala akong pakialam kung makita ako ng mga kapitbahay ko na may bit-bit. Dalawang kamay ko guys, may bit-bit na plastic cellophane, it's either grocery yan or mga panindang gulay. Dahil every break time ko guys, sa lunch break is namimili ako ng mga grocery, and kung wala kami mga gulay na napaninda is namimili din ako ng mga gulay sa palengke, dahil malapit lang yung workplace ko, is malapit lang sa Bangkiruhan Public Market, so accessible sa akin yung mamili ng mga gulay. Kaya yun ang life ko for 9 years is yun ang life ko. Every uwi ko is meron akong bit-bit na mga paninda and mga gulay. And until such time nga na okay na, patingin ko is medyo stable na yung aming tindahan and narenovate ng ganito, lumaki na siya. Until such time na nag-decide ako na mag-early retire and mag-focus na dito sa tindahan, dahil hindi na rin kaya ni Mami Ia na siya lang mag-isa, dahil ang demand is medyo hindi na po kaya na isa lang ang tindera na maiwan. And mas lalong sa tingin ko is sabihin na natin na medyo bias ako sa ngayon, dahil ako naka-retire na ako and nandito na ako, naka-focus na sa tindahan. Pero hindi ko rin guys nire-recommend na agad-agad is kayo, or lalo na ikaw sir na mag-retire or mag-early retire or mag-resign sa work, dahil nasa sayo po yung desisyon kung sa tingin mo okay na or stable na yung tindahan mo, ma-provide na niya ang pangangailangan ng inyong anak, kung ilang anak meron ka, kung sa tingin mo is mapag-aral mo na siya and mabigay mo na lahat, at saka yung daily needs ninyo is mas pwede na bang ma-sustain ng iyong tindahan. Sa madaling sabi is, sa tingin mo is sustainable na ba yung negosyo mo, saka pa siguro mag-decide, or nasa iyo pa rin yung pag-gauge sa business mo kung okay na ba na mag-retire ka and mag-focus na lang sa tindahan. Kasi sa amin guys, since nag early retire ako, naka-focus ako sa tindahan, and anytime pwede na akong mamili ng kulang dito sa tindahan, and anytime is pwede ko nang iwan si Mami Ia and maghanap ako ng pwedeng ibenta dito sa aming tindahan, is pwede na. Dahil hawak ko na yung oras ko, wala na akong boss. Ang boss ko is Mami Ia na lang. So kung anong gusto niya na, kung ano yung mga plan namin na idagdag dito sa aming mga paninda, is pwede ko nang mabili and mahanap kung saan ko siya pwedeng hagilapin. Kaya yun ang pinaka-advantage guys, kung may kung wala ka ng work. And lalong-lalo pa guys, nung retire ako is nakabili kami ng second hand na Raptor
yung aking multi-cab, mas lalo pong advantage sa part ko dahil ang bilis ko makapamili and ang bilis ko hindi na ako mahirapan pa mag-commute dahil naranasan ko rin guys noon nung nagtrabaho pa ako na naka-uwi ako ng hating gabi na and may bitbit pa akong gulay and binakasad doon is yung gulay kong nabili is naiwan ko pa doon sa palengke dahil wala talagang masakyan and ang lakas ng ulan, bumabaha ang buong Davao. Ang buong Davao ng mga low-lying areas is baha po and wala pong masakyan. So iniwan ko yung gulay ko na dalawang plastic, iniwan ko doon sa suki ko at saka umuwi ako na nakasabit sa sasakyan para lang makauwi pero hating gabi na. So imagine kung gaano kahirap kung wala kang sasakyan and imagine kung gaano kahirap kung nagtatrabaho ka and at the same time na meron kang negosyo dahil kailangan mong araw-araw is mamili, kailangan mong araw-araw may bitbit ka. At saka proud ako guys, kahit na ganun pa man, proud ako na ginawa ko yung mga sakripisyo na yon at saka nadaanan ko yung hirap na yon dahil worth it yung mga hirap na pinagdaanan ko at saka mga sakripisyo dahil lumago po ng ganito ang tindahan namin. And nanotice namin ni Mami Iya since nag-early retire ako, mas lalo pa siyang lumago and kung ano yung gusto namin madagdag dito sa aming tindahan is nadagdag namin and kung ano yung gusto namin mangyari dito sa aming paninda is pwede namin gawin dahil ngayon nga wala akong boss, hawak ko ang time ko and anytime pwede kaming mamili, anytime gusto namin mag-close, pwede kaming mag-close pero hindi ko rin ina-advise or nire-recommend guys na mag-close kayo kung gusto ninyo dahil isa din yan siya sa mga factor na mawala yung mga customers ninyo dahil close kayo ng close. Sa amin dito guys, nagko-close kami dahil kailangan namin mamili na kasama si Mami Iya and ang system namin dito is every Sunday po talaga is naka half day kami. Pwera na lang kung wala talaga kaming lakad so whole day kaming open pero pag may lakad kami sinisikap namin guys na masana yung mga customers na every Sunday is half day kami, it's either meron kami importanteng lakad or magsimba kami dahil yun po is nakalaan para sa rest day ng mga tindero at tindira. So yun po sir Boy Madiscarte Vlog, hindi ko nire-recommend na mag early retire ka or mag-resign, it's up to you po to gauge kung okay na po yung takbo ng business mo and sustainable na po siya na kaya na pong bayaran yung mga monthly bills ninyo sa tindahan, yung kaya na po i-sustain ni tindahan ang iyong mga pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, damit at saka yung especially yung pag-aaral ng iyong anak is ma-sustain na po ng inyong tindahan, okay na po. Pero it's up to you pa rin to decide kasi mas advantage din na meron kang trabaho and meron kang negosyo dahil minsan kung ano yung makuha mo sa tindahan, may expenses, is pwede mong ma-replenish doon sa sahod mo, pwede mong bayaran. So yun ang pinaka-advantage. And lalong-lalo na sa amin guys noon sa company namin is meron kaming healthcare. So every time, lalong-lalo na maliit pa yung anak namin and may hika, meron siyang asthma. So once every hindi ko mabilang pero in a year daming bisis siya na ma-admit, lalong-lalo na maliit pa siya. So malaking tulong po sa amin yung healthcare ng company dahil libre po yon, libre ako, libre yung anak ko, si Mami Iya lang yung binabayaran ko. Kaya malaking tulong, advantage po na meron kang company and lalong-lalo na meron kang healthcare para kung maliit pa yung mga anak mo, hindi natin maiwasan na magkasakit along the way sa paglaki nila is meron talaga at merong mangyayari na mga ganyan. So mas mabuti na meron kang trabaho. So ganun lang po sir. It's up to you na, ulitin ni Kuya AJ, it's up to you and sa lahat ng mga kasari na mayroong trabaho and nagbabalak na mag-focus sa store, mag-focus sa negosyo, i-gauge nyo lang mabuti guys kung gano'n na ba ka-sustainable ang inyong negosyo para po makapag-decide kayo na mag-retire and mag-focus sa tindahan. And that's all for today guys, sana na-inspire kayo sa ibinahagi ni Kuya AJ na tips and idea and diskarte sa pagninegosyo today. And muli, ito po si Kuya AJ ninyo na nagsasabi, sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong lumago, and sabay-sabay tayong umasinso. Bye-bye! God bless us all, guys!